ko na si Ninang. Tada! Sabi ko na nga, be. Hello, good morning, everyone. Good morning sa'yo. You can take the seat. Okay. Ay, ikaw saan ka? Kahit saan. Doon. Diyan kayo sa dining. Yan. Game na? Game. Alam ko, nakita mo nga. O, Nina, anong pag-uusapan natin? Ano bang pag-uusapan natin? Ano bang gusto nyo itanong sa akin? Utang. Totoo ba yung ano? Ano tawag good doon? Death. Good death. Pwede bang mangutang? Death. Ah, yung good deaths. Okay. Deaths. Tinatanong nyo kung totoo ba na mayroong good deaths. Death. O yung tamang good credit pag-utang. Mm. Yung ba yun? At saka yung mabuting pangungutang. Mm-hmm. Meron, oo. So ano so, po ano? Ba yung tamang pangungutang? Good. Actually, alamin muna natin, di ba? Yung sinasabi nating debts, mm-hmm. pang-utang yan. Mm-hmm. No? So, ang pag-utang kasi, ang talagang kahulugan niyan ay yung paggamit o pagpapahiram ng pera na hindi sa'yo. Mm-hmm. Okay? So, at tinatawag nating pang-utang. Pero may isa pang school of thought yan. Yung investment na tinatawag natin. Mm-hmm. Kasi di ba yung pag nag-invest ka, kailangan mong utang di ba ano rin, nagbibigay ka rin, nagpapahiram ka rin ng pera. Mm-hmm. So, explain ko sa inyo. Kunyari sa banko, nag-deposito ka. Ang tawag doon ay deposit, di ba? Mm-hmm. Investment. Pero actually, pinapautang mo rin naman yung banko, di ba? Yes. Pero bakit hindi utang ang tawag doon? Bakit ang tawag doon ay deposit or investment? Mm-hmm. So sa akin, ano, sa mga nanonood, sa inyong lahat, yung sinasabi nating pag-uutang ay actually, kapareho rin yun ng pag-i-invest. Mm-hmm. Di ba? Kung ikaw yung may pera at ikaw yung nagpapahiram, ikaw ay nagpapautang or nag-i-invest. Mm-hmm. At kung ikaw naman ay nangungutang, hindi ka lang nangungutang, pwede rin ikaw ay tumatanggap ng investment. Dahil ang pinaka mabuti at pinaka magagaling na negosyante, the best businessmen are yung mga nangungutang. Mm-hmm. Yung mga debtors. Yeah. Why? Because ang pinaka maganda talaga, you use other people's money for you to earn. So, maganda talaga yung pangungutang. So, tingnan nyo, ang pinakamalalaking business, mga banko. Yes. Mm-hmm. Kung walang mga banko, walang babagsak mangungutang. Ang Pilipinas o babagsak ang kahit na anong bansa. Kasi kailangan yung pera natin ay umiikot. Mm-hmm. Mapapag-aralan natin yan sa economics eh. Kailangan, kung may extra kang pera, gagamitin ng iba na nangangailangan. Kasi for example, may pera ka. Hindi naman yung pera mo na yon doktor ka, di ba? Nakasave lang yung pera mo sa banko or kung saan di mo ginagalaw. Mm-hmm. Kailangan ilagay mo sa banko or sa negosyo para kumita mapaikot yung pera. Mapapaikot. So, yun ang pinakamagandang pangungutang. Mm. Ang tanong, kung saan natin gagamitin yun. At tamang gano'ng paggamit kalaki. Natin mm-hmm. at yun ay gagamitin natin para kumita tayo ng mas malaki. Oo. Yun ang tinatawag na Good debt. Oo. Kung so, siguro pag nangungutang tayo, dapat i-invest natin to sa mga businesses instead of yung nangungutang tayo tapos buying cars, which is already a liability to us. Diba? Tama ka doon, Rina. Kaya nga sinasabi natin na yung pangungutang depende kung saan natin gagamitin. Mm-mm. At kung tama yung paggagamitan natin, tama yung pangungutang natin. So, good debt yun. Mm-mm. Okay din naman yung kunyari sa kotse. Eh kung gagamitin mo yung kunyari ahente ka, kailangan mo ng car, gagamitin mo sa trabaho mo, so puhunan mo yon. Kung gagamitin mo rin yung inutang mo, na puhunan mo sa kung ano mong gagawin mo, yes. Then mabuting pangungutang yon. Nina, may question ako. Kung wari, I wanna use yung uutangin ko sa business naman. Pero gaano kalaki yung dapat na utangin ko? Dapat ba buong puhunan? Idea, di ba, dapat uutangan siya or just half of it? Kailangan alam mo yung timing. Ibig sabihin nun, kung magninegosyo ka, gagamitin mo yung pera. Ay, sorry. Alamin mo, kailan mo kailangan ang magkano. So, gagawa ka muna ng budget. Doon sa budget mo, for example, ang kailangan mo muna sa simula ay pambayad sa renta, pambili ng equipment. Yung iba pa na hindi mo muna kailangan, hindi mo muna utangin, yun muna lang kailangan mo, yun muna. Ang pinakamaganda dyan, kung negosyante ka, meron kang credit line. Yung credit line na tinatawag ay, kunyari, mag-a-apply ka ng 10 million credit line sa banko. Kung kailan mo lang kailangan, saka mo lang siya kukunin. Bakit? Kasi may cost of money. Yung merong gasto sa paggamit ng pera, yung interest. Mm-hmm. So, para hindi malaki yung cost of money, kukunin mo lang siya kung kailan mo siya kailangan. Ngayon naman ang question ko, Ninang, syempre, pag sabi mong debt, yan ay utang, na kailangan bayaran. Mm-hmm. When is the best time to pay your debt?
basta merong basta merong kang sobra at meron ka ng pambayad, bayaran mo na kaagad. Oo. Pero kunyari ang laging maganda diyan ay may maiisip ka na pag gagamitan mo nakikita pa rin yung kung ano yung pera na nandun sa'yo. So for example, kahit tayo, hindi tayo negosyante, sa credit card, hindi masama per se ang paggamit ng credit card. Kasi, pag ginagamit ka ng credit card, hindi mo muna babayaran yun eh. Mm-hmm. Utang mo na. So ibig sabihin, kunyari meron kang pera sa bangko, 10,000. Yung malaki ang bibilhin mong item, yung kunyari TV, worth 15,000. Ike-credit card mo yon. Normally, may mga promo pa yan. So, meron ka pang 6 months to pay. So, unti-unti, hindi mo na mamalayan. Yung pera mong 15,000 sa banko o 10,000, hindi nagagalaw. Nag-earn yun ng interest. Pero yung sa credit card mo na ginamit, wala din namang interest yun. As long as babayaran mo in full kung magkano yung sinisingle sa'yo at the end of the month. I just want to ask, no? Pag sa hospital base naman, no? Kunyari, may bagong aparato na gusto mong bilhin. Maganda bang utangin mo muna, half? Like sinasabi ni Monica, hindi mo babayaran yung full amount ng kunyari isang CT scan or MRI. Then yung down payment, tapos pag sabi mo nga ninang habang kumikita, you're utilizing what you earn para bayaran ngayon yung pinagbili yung remaining. Pwede ba yun? Tama yun, Doc Joseph. Kasi ang maganda nga dyan, computein mo. Ilan ang meron kang parang target, ilan ang magpapa-MRI sa'yo, magkano yun. Tapos baka yung pang-amortization mo, doon mo na rin kukunin. Yes, so para mangyari, wala ka nang ilalabas na kapital. Mm-hmm. O wala ka nang ilalabas na pera. Yung pera mo, magagamit mo na sa ibang bagay. Meron akong isang importante gustong sabihin, kasi we look down doon sa mga taong nangungutang. Di ba parang, huwag kang mangutang, masama ang mangutang. Hindi po tama. Hindi naman masama ang mangutang. Ang importante lang ay marunong kang magbayad ng utang. Oo. Tapos, doon naman sa mga nagpapautang, huwag naman tayong mag-look down doon sa mga nangungutang dahil sa kanila nakasalalay yung negosyo natin. Kasi katulad ng bangko, ang negosyo nila ay pagpapautang. So ikaw na nangungutang sa kanila, dapat i-treat mo sila with dignity na mahusay. So, for example, ako, sa lending company, tinitreat mo dapat na partner mo dun sa business eh. Yung parang, ano mo siya, kliyente mo siya. So, binabayaran ka niya ng interest, ikaw naman ay nagbibigay ng pera, pareho kayong nakikinabang sa isa't isa. So, don't treat dun po sa mga lending companies at saka dun sa maliliit na nagpapautang. Huwag niyo i-treat na shit or bastusin yung mga nangungutang sa inyo. Kasi sila ang nagbibigay sa inyo ng kita. Pati yung mga bangko, sana doon sa maliliit na mga depositors, sila ang nagpapautang sa inyo. Ang bangko kasi nangungutang at nagpapautang eh. Kaya lang, dahil bangko sila, ang tingin nila, hindi, nag-i-invest yan sa amin. Eh, yun yung pag-i-invest, ano rin yun eh, kasama rin yun doon sa pangungutang at pagpapautang, diba? So, dapat, lahat natin, i-treat natin with respect yung mga nangungutang sa atin. Question na kanina, no? Kasi usually, mahirap mangutang sa bank dahil maraming mga requirements. Okay, so, ang question ko is about short-term loans. Kasi marami tayong mga nakikita sa text na ORCR lang ng kotse mo or credit card lang na ibibigay mo sa inyo. ATM lang, mabilis sila magpautang pero napakataas ang mga interest. Good debts pa rin ba itong mga to kapag siyempre nangutang ka sa kanila? Yung mga ganyan na matataas ang interest, tama yon. Kasi talagang syempre ang tinitingnan nila dyan yung risk eh. Kasi nagbibigay sila ng provision or allowance dun sa hindi mga magbabayad. Saka mas madali kang makakakuha. Ang gagawin mo kung mangungutang ka at kailangan mo talaga. For example, sa banko, 8% per annum, so less than 1%. May sa'yo na 3% or 3.5%, pwede na yon. Kasi isipin mo, yung credit card natin, ang interest is 3.5% or to 3.5%. Pwede mo nang kunin yung kung kailangan mo talaga. Pero hanggat maaari na makakuha ka ng mas mababang rate, mas maganda. Pero ang sa akin, ang hindi ko talaga ina-advise ay mangungutang po tayo ng ang interest, for example, 20% per month or 10% per month. Tapos, hindi mo naman kikitain yon. So kung magninegosyo ka, titingnan mo lagi, magkano ba yung interest mong binabayad as against doon sa kikitain mo. Kung may matitira ka pa, kunyari malaki talaga yung income mo, nagtitinda ka ng mga goods, damit, ang markup mo ay mga 20 to 30%.
So, kung magneneto ka ng, say, 20%, mangungutang ka ng 3%, pwede yon. Pero kung 20% ang neto na income mo, tapos 20% din ang babayaran mong interest, wala, huwag ka nang magnegosyo kung gano'n. So, Nina, habang, sorry, Angel, habang nag-aantay ka kunyari na approval ng banko mo para hindi matenga yung business mo, pwede kang kumuha dito sa mga short-term loans na to habang nag-aantay ko, pwede ba yun? Tama yun, isa pa yun. Kasi ganito naman yan, ano, you sometimes pay also para doon sa continuity ng business mo, a bigger amount. Mm. So, for example, kahit ang kinikita mo, kunyari nagpapautang ka, ang kinikita mo ay only 3.5% per month. Okay? For example, ganun, 3.5% per month. Now, syempre, minsan ang dami nangungutang. Tapos, mga regular borrowers mo na yon, no? Eh, nagkulang ka bigla ng pera. So, hindi ka makakuha sa banko. So, ano gagawin mo? Kung may magpapautang sa'yo ng 3.5% hanggang 4%, kahit malugi ka ng 1/2, okay lang. Kasi gusto mong ma-maintain yung relationship mo with your client. Mm-hmm. So kung talagang kailangan mo, siguraduhin mo lang na hindi yun good magiging pattern of your business. At siguraduhin mo lang na mababayaran mo rin yun on time. Kasi pag nag-doble-doble yun at nag-multiply, yung sobrang mas malaki yung binabayad mong interest kaysa kinikita mo, magkakaproblema ka. Saka magpo-problema din, Minang, di ba? Yung halimbawa, yung uutang ka para makabayad dun sa isang utang, yung pantakip-takip. Doon ka magkakalulubog sa utang. Malaking problema dyan. Ang pinakamaganda kung gano'n may utang ka, no? Tapos itatakip mo rin, okay lang yun. Mm-hmm. For example, nangutang ako kay Attorney Anton, 3%. Ngayon, nagpapautang sa akin si Kong Erin, 2% lang. Okay lang yun, ililipat ko na lang sa kanya kasi makakasave pa ako ng 1%. So dapat sa mga nangungutang, tinitingnan din nila yung mga pag-uutangan nila. Kasi maraming mga loan sharks dyan na talagang mapang-abuso eh. Ang titingnan nyo lagi, yung pinipirmahan ninyo na mga kontrata at saka yung cheque na ini-issue nyo. Kasi baka nag-i-issue kayo ng cheque, tapos wala naman kayong pagkukunan, yun ang magiging problema nyo. Kasi pag nagtalbuga ng mga cheque, kulong ka. Hindi lang yung ano, kasi ngayon hindi na nga ngayon masyadong kulong yun, nawala na yung BP22. But the problem is your credibility. Because more than anything else, as a business person or as an individual, ang pinaka-importante po sa tao ay yung ating credibility, yung ating integridad bilang tao. Yun ang pinakamalaking puhunan natin more than anything else. Mm-hmm. How about, Ninang, yung mga 5-6 na yan, considered ba yun as a good debt? Hindi. Hindi. Kasi ang 5-6, diba? Ibig sabihin ng 5-6 ay nagbabayad ka ng interest na 20% kada buwan. So sa isang taon, 240%. Ang ano, kunyari meron kang 10,000, so ang 20% noon, 2,000 a month ang ibabayad. So masyadong mataas. Masyadong mataas yun. Wala pong negosyo nakikita ng ganon. Mm-hmm. Pagka ganon na ang papasukan ninyo, talagang lulubog at lulubog kayo. Yan. So okay, dapat mangutang na tayo kay Ninang. Maraming salamat. Oh, kasi may ano, di ba, may lending ka. Tama ba? Ano lang, Ninang? Kasosyo ko to si Doc Joseph. Sos kay Doc Joseph kayo magpahala. Interest kong kaibigan lang, Ninang. Thank you so much kay Ninang Riza Matibag Muya. Siyempre, ang ating financial advisor dito. Uy, babatiin ko lang, no? Happy birthday to Miss Kuko Lopez, yung friend ko. At saka yung mga nanonood po sa Cebu, galing ako sa Cebu. Kay meron doon nanonood sa atin na nabulag siya. Pero pinapakinggan niya tayo, hindi siya makapanood. Si ano, Colonel Cesar Grapa. Hello! Good morning! Good morning! Gusto ko lang din ba din yung pinsan ko, si Ate Arian Abarcas, na lagi nanonood sa atin.